guys, good afternoon. So, guys, nandito na naman tayo. Ayan, pagkaagastos na naman yung ini-intro ko kagad. Guys, so welcome ka na naman sa Retirado TV. Anyway guys, this is Dexter. So, gumagawa ko ng mga vlog about sa bike, sa mga pyesa, ibang components. So, guys, nandito tayo ngayon sa Revolution. So, pinayagan ulit tayong mag-vlog dito. By the way guys pala, nasa 101 subscribers na tayo. Maraming salamat guys sa mga suporta at sa panonood sa channel ko. So 101 na tayo guys. So maraming salamat. So hindi ako na main to magpapasalamat sa inyo. Na-appreciate ko yung tulong at suporta na kinabalik. Okay guys, so ano ba yung atin ngayon? So guys, so may tumating na bagong about sa inner tube. So may dalawa akong inner tube dito, Victoria. Okay. Pansin nyo guys, parehas to guys ha, Presta bago RVCD 48mm. Pansin nyo guys, ito ultra light na siya, ultra light speed. So, parehas siya 700, pwede siya sa 25 at saka sa 25 to 36, 700 parehas din siya to 22 to 36. Ito guys, ito yung normal na Victoria na inner tube. So ang bigat nito guys, nasa 115 grams. Ito yung ginagamit ko. Yung bagong dating ngayon guys, ito. Grabe. Para siyang puntong guys. Plastic. Para siyang puntong. Ang bigat lang nito guys ay nasa 30 guys. Ang bigat niya guys is 30 grams. 30 grams. 30 grams. Ay ang bigat niya bago ito nasawa na. So, napaka ultra light talaga. Bago ang nakalagay dito guys, para lang siya sa disc brake. Kaya yung bagong dating ngayon ng Victoria guys, na ito na parang condo. Para lang siya sa disc brake. Okay, so wag po kayong bibili kung ang bike nyo ay hindi pa para sa display. Okay. Kasi yung nakalagay sa safety instruction niya guys, compatible with disc brake wheels only. In case of flat repair with the patches provided. So, meron siyang patches guys na provided sa loob. Okay. So tignan natin guys yung look nito. Okay. Pansin nyo guys, grabe class ito guys, para siyang plastic. Ang tanong guys, magkano ba ito? So siyempre ang lahat ng nanonood, siyempre ang tatanong kung magkano ba ito. Okay guys, so ito guys, itong normal na ito nasa 40 dirhams. So kasabihin na natin approx, ilalagay ko na lang sa taas yung calculated price dito. So 40 dirhams. Ito guys, 130. Ibig sabihin, triple ang presyo nito. Triple ang presyo nito compare dito sa normal na inner tube. Pero napakaganda guys, sobra, grabe. Okay. Ito yung bagong dating, kaya pinuntahan ko dito sa shop ng bayaw ko kung saan siya nag-work. Ito yung bagong dating ngayon. So, ito nga guys, bago po kayo bumili guys, tandaan nyo ito ay para lang sa display. Okay, so baka sasabihin nyo magaan, mas maganda to. So, para lang sa display ito guys. Bago ipapat repair patches included, disc brake only. Mabilis ang pan lang ito, natin magre-review. Okay. So made in Germany siya ito guys, made in Germany. Kapag ang pag-uusapan natin guys, so halos triple ang presyo nito compare. Bago ang maximum
USD nakalagay dito guys, yung maximum pressure. Okay guys, parehas din. Ang maximum pressure, pwede kang magbigay ng hanggang 100. 100 PSI. Okay. Bago ang nakalagay din dito guys, ang installation nito, paano mag-install. Dapat i-check the inner rim channel and integrity of rim strip. Sharp edges can cause puncture of the tube. So bago natin ilagay ito guys, so i-double check nyo yung rim. Okay, especially na yung rim tape natin. Yung rim tape natin sa rim natin, dapat okay pa siya. Bago yung mga spokes natin. Minsan kasi guys, pag malambot na yung spokes natin, may chance talaga na lalapas siya sa mismong rim. Tutusukin niya. Okay, to facilitate installation, slightly inflate the tube. 0.5 bar. So, yung nakaraang tutorial ko guys sa lalagay ng inner tube. Ganun din. So, maglagay ka lang ng unting pressure bago mo siya ilagay sa mismong rim mo sa loob para ma-properly sit yung inner tube mo. Then, gentle stall the tube inside of the tire by hand avoiding the use of tire lever. So, hindi siya pipwede guys na gamitan ng tire levers ito. So by hand lang talaga siya, kasi nga para siyang condom guys, you see, para siyang condom. Grabe, para siyang condom na plastic na hindi mo alam. Okay. Then prior to intention the tube, check that there are no folds or twisted in the tube. Kaya guys, kaya naglalagay siya ng 0.5 bar or 7 PSI bago mo siya ilagay sa rim mo or sa wheel set mo para ma-properly set. So maiwasan natin yung tupi-tupi sa loob. Then yung paglalagay ng hangin, sabi niya slowly inflate by hand pump up to riding pressure. High pressure airflow can damage. Okay, the tube. Don't use air compressor. So, ibig sabihin guys, hindi siya advisable na gamitan mo siya ng air compressor. So, maaaring gumamit ka ng floor pump na lang or itong mini pump. Kaso ang mini pump kasi, kagaya ko, ang kaya ko lang guys hanggang 70 to 80 PSI. Medyo mabigat na talaga siya i-push. So, gamitan niyo siya ng floor pump. Huwag gamitan ng compressor dahil matadamage ka. Then, removal bulb core, extensible bulb. Compared with standard hotel tubes. Okay. So, yun nga guys. Ito yung bagong Victoria na lumabas ngayon. Okay. So, hanggang dito na lang guys. So, maraming salamat sa pagsusubaybay pa rin sa YouTube channel ko. Asahan nyo guys, mamamasyal tayo sa ibang shop na i-allowed tayo. Humihingi pa ako ng permission sa kanila. Bali yung trick kanina kasi guys, galing ako sa kanila, no? Nagpaalam ako, akala ko makakapag-kuha tayo doon ng video. Sabi po nung may-ari doon, pag i-message po sa kanila, sa general manager, bago bibigyan nila ako ng schedule para makapag-vlog tayo doon sa trip. Kasi guys, gusto kong tignan yung bike na bibilin ni Ira Lopez, kung natatandaan, kung napanood yun na yung YouTube niya, kasama niya si Papa Louie. So titignan natin guys kung magkakano ba yung presyo ng trip dito compare sa Pilipinas. At saka yung mga ibang produkto na rin nila. Kasi ang nakikita ko guys doon sa trip, nung pumasyal ako dati, meron sila doon, silang nagbibinta ng CD. So yung is IDI na brand ng pangalan nito ng Fleet Shoes. Okay guys, so hanggang dito na lang guys. So maraming salamat at subaybayan nyo. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe na kayo, pa-hit na rin yung like and yung notification na bell para updated kayo lahat, sa lahat ng video ko. Okay guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye!